na ang programang kung saan ang kalusugan ay number one. 2012 CMMA finalist for Best Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samut-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan. Para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito ang inyong mga kapatid sa kalusugan, sina ASEC Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Rod Marcelino. Mga kasama, alam nyo bang ayon po sa Food and Nutrition Research Institute, kung balanse ang dieta, walang karamdaman at hindi nakikikahos, hindi kinakailangan mag-nutritional o food supplements sa mga bata? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Season 3. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Good afternoon mga kaibigan at listeners here and abroad. Sa loob po ng kalahating oras, muli tayong magbabahaginan po ng kaalamang pangnutrisyon at iba pa. At may importante lang pong inaasikasong ating pambansang ninang sa wastong nutrisyon, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Kaya po ang makakasama natin ngayon ay hindi na rin naman iba. Sa atin mga kasama, si NNC Nutrition Information and Education Division Nutrition Officer 3, Miss Ana Maria Liza Rosaldo. Magandang hapon po, Ma'am Liza. Magandang hapon sa iyo, Rod, at sa ating giliw na listeners. Muli po akong privilege na pansamantalang humalili sa ating nutrition ninang na si ASEC Bernie. Kaugnay sa opening ni Rod kanina, sadyang ang pinakamainam na sources ng nutrients ay natural na pagkain. Kaya lang, dahil na rin sa kahirapan ng buhay, marami pang Pilipino, lalo na mga bata at yung mga at-risk sa nutritional deficiencies gaya ng vitamin A deficiency disorders, iron deficiency anemia, at iodine deficiency disorders. Para matugunan ito, kailangan pa rin tayong mag-administer ng nutritional o food supplements. Pero Ma'am Liza, ano nga ba ang food supplements? Ang inimbitahan nating eksperto magpapaliwanag niyan, Rod. Kaya lang po, medyo naipit lang po siya sa traffic, kaya makakapanayam natin siya via phone patch. Siya ay si Dr. Adrian Paul J. Rabe, Board of Trustee ng Philippine Society of General Internal Medicine at Director ng Institute of Preventive and Promotive Medicine ng St. Luke's Medical City, Global City. Magandang hapon po, Dr. Rabe. Welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon po, Liza and Rod. Good afternoon din po sa ating mga listeners. Sana walang nagkasakit sa pagulan kahapon. Ay, oo nga po. Sana so, nga, no? Sana buong nga po, buong hapon kahapon umulan. Daming baha bigla, no? Opo. Alright, Dr. Rabe, diretso na po tayo sa ating topic ngayong hapon tungkol po sa food supplements. Ano nga ba ang nutritional o food supplements at ano po ang mga uri nito, Doc? Okay. Ang mga food supplements, ayon sa salitang supplement, ay pangdagdag sa ating kinakain sa bawat araw. Kung naaalala natin ang tinuro sa atin nung bata pa tayo, may mga go, grow, at glow food. Mm-hmm. Yung mga go, ito yung mga carbohydrates, mga may energy. Yung mga grow ay para naman sa protina, at ang glow food ay para sa mga may vitamins at minerals. Kaya po ang mga food supplement natin ay pwedeng maklasify dun sa ganong mga kategorya. May mga supplement na carbohydrate, may mga supplement na protein na ginagamit ng mga bodybuilders, at may mga supplement din po na may vitamins at minerals. Doc, ano naman po yung kahalagahan ng food supplement sa kalusugan? Magandang tanong po yan, Ma'am Liza. Kung ang tinutukoy natin ay kailangan ba natin ang food supplements, masasabi ko po na hindi po ito kailangan. Sa mga 70-80% ng ating mga fellow Filipinos, mayaman man o mahirap, sapat na po ang natural na pagkain para sa atin. Pero di ba, Ma'am Liza, may namanggit po kayo na may mga pasyente tayo na kulang sa vitamin A, sa iron, sila po ang mga nangangailangan ng food supplements. Tsaka po, meron din may mga malubhang sakit o yung mga hindi nakakakain ng wasto,
sila rin po ay kailangan din ng mga food supplements. Mga halimbawa nito ay mga pasyente nagpapadialysis o yung mga may cancer. Kaya meron din pong mga pasyente na kailangan po talaga ang food supplements. Ay, opo. So kung wala namang karamdaman, okay naman yung katawan, eh hindi na kailangan po ng mga tama food supplements, yan, Doc, no? Rod. Opo. Eh, Doc, bakit naman po may mga food supplement na mahal, tas meron din pong mura? Magandang tanong din po yan. I'm not an expert po sa pricing, pero sa aking pagkakaalam po, ang presyo ng mga supplements natin ay base una sa ginagasto sa pag-research dyan sa supplement na yan. Diba? Kaya may mga bagong supplement, medyo mahal yan. Pero meron ding gasto sa manufacturing, sa paggawa. At syempre, may gastos din po sa profit margin o patong. Pero importante din na may gastos din po sa advertisement. Mm-hmm. Kaya kung mari, may naririnig tayo na advertisement. Ang nagbabayad po niyan ay mga pasyenteng bumibili ng food supplement. Mm-hmm. Mm-hmm. Doc, nabanggit niyo yung mga advertisements, no? Ano-ano nga bang mga uri ng mga food supplements na mayroon tayo? Dahil sa TV nga, dito sa radyo, marami tayo mga... Okay, walang brand lang. Huwag natin banggitin yung brand. Tama po yan. Pero ano-ano po ba yung mga uri ng mga food supplements na meron ho tayo, Doc? Kaya po nang sinabi natin, siguro may mga alam tayong mga gatas. Ito yung mga go na food supplement, mga carbohydrates. Tapos meron ding mga vitamins and minerals. They're also called food supplements. Mm-hmm. Meron din po tayong mga protein. Siguro nakikita natin sa mga fitness stores, mga whey protein, mga ganun po. So those are protein supplements naman po. Any part of our food can be supplemented by a tablet o mga iniinom. Mm-hmm. May mga liquids ba din? May liquids din po, especially sa mga bata. May liquid form ng mga food supplements. Ayun. Mm-hmm. So pwede rin po pala sa mga bata yung food supplement? Mm-hmm. Opo. Mm-hmm. Pero yun nga po, may mga bata na healthy at minsan sobra nga po sa ating nutrition. So we have to be careful po dun sa kung sino pong bibigyan natin ng mga food supplements. Ah, okay. So Doc, ito pa pong isang tanong. Paano po malalaman kung mabisa ang mga food supplement pong ito? Ah, okay. Una, syempre dapat mabisa ito kung ito po ay ginagamit sa tamang pasyente. Mm. Kung ang pasyente po ay healthy, walang sakit, or may sakit na hindi naman po malala, walang epekto ang mga food supplements na yan, kaya hindi po mabisa. Mm-hmm. Pangalawa, dapat ito po ay ginagamit sa tamang paraan. Ang ginagamit ko pong halimbawa dito, yung iron, no? Sa mga pasyenteng kulang sa iron, usually ang ginagamit na iron ay ferrous sulfate. Ang pag-inom nito ay dapat bago kumain. Pero minsan, iniinom nila pagkatapos kumain, hindi na po siya mabisa nun. Mm-hmm. So, importante, yung tamang paraan ng paggamit ng food supplement. Finally, malalaman po na mabisa, kunwari, nagtitake na po sila ng food supplement, kung nawawala na po yung sintomas ng pasyente na konektado sa kakulangan ng pagkain. Kunwari, kung malnourished po yung bata, umaakit po yung timbang niya. Kung kunwari, vitamin A yung wala, at binibigyan na natin ng vitamin A na supplement, gaganda po ang kanilang kutis, yung balat, at yung mga pasyente na kailangan ng protina, kapag binigyan po ng protein na food supplement, bumabalik po yung muscle nila. Mm-hmm. Pero, kunwari, hindi po tayo sigurado, sir, sa ating food supplement. Importante na malaman natin, una, pwede tayong mag-research nito, pero syempre, yung mga ordinaryong mga tao, yung mga listeners po natin, siguro hindi din kabisahan ng pag-research, maganda po na magtanong po sa nutritionist, gaya po ni Ma'am Liza, or sa inyong internal medicine na doktor. At huwag basta-basta maniwala sa mga advertisement o endorsement ng ating mga celebrities o politiko. At pupunta na lamang sa mga sa mga butika at bibili, no? Minsan ganun po eh. Minsan nga sari-sari store meron din po. Meron na rin. Ako. Opo. Alright mga kaibigan, kung nais nyo pong magtanong, text lang po kayo sa 0919-884-0659 o tumawag po sa 882-2374. At kung nais nyo pong mapakinggan muli ang episode natin ngayon at yung mga nakaraang topics, abay dumalo lang po sa www.youtube.com/radyomosanutrisyon. At ngayon, ang ating text question of the day. Yan, Ma'am Liza, ano po yung tanong na natin? Ito na po ang ating tanong para sa araw na to. Magbanggit ng isang uri ng food supplement at para saan ito?
Ayan, ulitin ko po ah, magbanggit ng isang uri ng food supplement at para saan ito. Nakoy, kakabanggit lang yun ni Doc kanina. Alright, anyway mga kasama, i-text lang po inyong sagot sa ganitong format, full name, space, address, space, sagot, at isend po sa 0919-884-0659. Okay, Doc, magko-commercial break lang tayo. Magbe-break lang tayo ng sandali at balikan po namin kayo after ang ating break, okay? Mga kasama, magbabalik po ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Ulirang ina, bigyan ng prutas at gulay ang inyong pamilya araw-araw. Iwas sakit na, menos gastos pa. Iminom ang kahi ang pagkain ng prutas at gulay sa 5 servings araw-araw. Ang kalahating tasa ng lutong madahong gulay ay katumbas ng 1 serving. Isang pirasong maliit na prutas o isang katamtamang slice nito ay katumbas ng 1 serving. Itago, iluto, iimbak at ipreserve ang gulay ng buong ingat upang mapanatili ang taglay nitong sustansya, lasa at kulay. Maraming pag-aaral ang nagsasabi na ang pagkain na maraming prutas at gulay ay nakakatulong sa pag-iwas sa cancer, diabetes at hypertension. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Ay, opo. Radyo mo sa nutrisyon. Welcome po muli sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Pinag-uusapan natin ay food supplements. Kailangan ba natin? Ang ating guest resource person ay si Dr. Adrian Paul J. Rabe, Board of Trustee ng Philippine Society of General Internal Medicine at Director ng Institute of Preventive and Promotive Medicine ng St. Luke's Medical City, Global City. Ayan, Doc. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, ito naman po ulit yung ating susunod na katanungan. Ano ang mga pagkakaiba at pagkakahawig po ng mga food supplement na nasa merkado? Good question po, kasi madami po tayong nakikita mga food supplements, no? Maraming pagkakahawig po ang mga food supplements na binibenta ngayon, pero halos wala po silang pagkakaiba. Ang pagkakaiba, usually may dinadagdag po sila mga vitamins o minerals. So meron po tayong nakikita, multivitamins lang. Pero tapos yung mga iba po, multivitamins with minerals. Yung iba, nagdadagdag mga herbal medications tulad po ng plus ginger o ginseng minsan kung mga may vitamin E for stamina daw po. Pero meron din po mga vitamin, kunwari vitamin C po. Halos 5 klase po yung nakikita nating vitamin C. Ang usual na advertisement po dyan, yung iba nagkakasik problema sa sikmura, yung iba hindi. Pero ayon po sa mga pananaliksik, wala din po silang mga pagkakaiba. Ayun. Doc, yung ano ba, yung mga energy drink, isang uri din po ba ito ng food supplements? Actually, correct po yan, no? Kung titignan po natin yung likod ng mga energy drink natin, sila po ay may mga carbohydrates kadalasan at meron din po silang caffeine. In fact, yung mga energy drinks natin, kaya po sila nakakapag parang increase our energy because may kape na ingredient siya. Ayun. So nakakatanggal ng antok. Opo. Doc, ano naman po yung masamang epekto po kapag nasobrahan ng food supplement? Good question po. Actually, karamihan po sa ating mga vitamins at minerals na sobra ay iniihi lang o dinudumi lang kung sapat na po ang mga ito sa katawan. Kaya para sa madlang Pilipino na gumagamit ng food supplements, ang pinakamasamang epekto ng mga ito ay sa bulsa. Imbes na gumastos sa masustansya pagkain, sinasayang ang pera nila sa food supplements. Opo. Meron pong isang malaking pananaliksik na ginawa noong 2008 on vitamin A, vitamin E, and beta-carotene. At naipakita nito na konektado po kapag marami pong iniinom ng mga ganong bitamina, ay nagkakaroon po sila ng iba't ibang klaseng cancer. So meron din pong masamang epekto kapag iniinom po natin na hindi kinakailangan. At one more thing po, di ba minsan may nakikita tayo na kunwari herbal medication, tapos iniinom po ito kasi natural daw po. Ang problema po nito, minsan may mga nahalong mga parte ng halaman na maaaring maging sanhipan ng ibang mga sakit. Meron po akong mga naging pasyente na umiinom mga herbal o mga Chinese medication at nasira na po yung kanilang bato, buhat po na may nahalong konting lason na hindi po na-filter
doon sa kanilang mga food supplement. Mm-hmm. Kaya tamang-tama, gaya po ng inabiso ng DOH, no, required yung mga food supplement natin na may sinasabing no approved therapeutic claims doon sa kanilang mga advertisement. Doc, since nabanggit nyo na po yung tungkol sa no approved therapeutic claim, ano naman po yung ibig sabihin po nito para po dun sa ating mga ordinaryo po mga mamamayan na nakikinig po sa ating ngayon? Medyo komplikado, no? Parang no approved therapeutic claim. May ginawa po si Dr. S.P. Cabral, the former health secretary noong 2010. So, insinalin po niya sa Tagalog yung ibig sabihin ng no approved therapeutic claim. So, sa Pilipino, ang ibig sabihin nito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. So, yun po talaga yung pinaka-meaning ng no approved therapeutic claim. Mm-hmm. Pero marami pa rin mga labels ng mga herbal, na mga food supplements, nasa Ingles, kaya may bumibili pa rin, Dog. Tama. In fact, minsan, ina-advertise po nila na may, kunwari may tao dyan, tapos parang bumuting kanilang pakiramdam. Tapos siguro ilang segundo lang ipapakita yung no approved therapeutic claim. So hindi po siya napapakinggan o nababasa talaga ng ating mga kapwang Pilipino. Uh-huh. Since Doc, yung related din dun sa no approved therapeutic claim po natin, apo, ano naman po yung mga sakit na napatunayan na pong nagagamot ng mga food supplements na to? Ito po yung mga nabagit nyo nung una, Ma'am Liza, no? Yung mga pasyenteng merong kulang sa iron. So, syempre, kailangan po nilang iron deficiency, yung mga beri-beri. Tapos, mga kasama nating mga Pilipino na talagang may malnutrisyon, mga mahihirap, sila po ay pwedeng gamitan ng food supplement. Kaya kung napapansin nyo po, yung mga mami natin, mga noodles, halos lahat ng brand ng noodles, meron na pong kasamang vitamin A, vitamin C, vitamin E. Dahil alam nila, ito po yung talagang kinakain ng ating mga Pilipinong mahihirap po. Pero po, di ba naririnig natin mga pasyente nating may diabetes, may hypertension, problema sa cholesterol. Meron po silang mga iniinom na mga kung ano ng mga gatas, mga food supplement. Karamihan po sa mga supplement na yan, hindi po sila mabisa o may ebidensya na bumubuti po yung pakiramdam. Kung meron man, ito po yung may mga omega-3 fatty acid o fish oil. Siya po yung may research talaga na meron po siyang bisa sa mga may sakit na yan. Pero ang problema naman dito, kung kumakain naman po kayo ng isda 2-3 times a week, pareho lang naman po yung laman nito na fish oil. Sapat na rin po sapat yun rin para po masupplementahan ang pangangailangan. So meron po talagang mga sakit na nagagamot ng food supplement. Pero sa karamihan ng ating mga pasyente natin, hindi po talaga kailangan ng food supplement. Doc, yung supplement, yung tinatawag din po bang anti-stress vitamin, maka-classify din po ba yun? Nako, it sounds like a certain brand po, no? Pero if you look at yung mga component po nun, pareho lang po sa ordinaryong multivitamins and minerals. Kaya siguro sa mga listeners natin, bago po bumili ng food supplement, tingnan po yung label sa likod, kung ano po yung nilalaman, para alam natin kung kailangan natin yung mga ito o hindi. Dahil kung kumakain naman po tayo ng tama, kahit hindi tama, ordinaryong pagkain, ay meron na pong vitamins and minerals lahat po ng pagkain na kinakain natin. Ayun. So mas mabuti, kung gaya ng sinasabi nyo nga, Doc, kung wala naman tayong karamdaman, okay yung katawan natin, doon na lang natin kunin yung nutrients sa pagkain, sa gulay, karne, di ba, sa prutas. Tama, Sir Rod. Opo. Alright, Doc, please stay online dahil magbe-break lang tayo, sandali lang to. At sa mga kasama din natin dyan na nais pong magtanong kay Doktor ang ating bisita ngayong hapon at kay Ma'am Liza, i-text lang pong inyong katanungan sa 0919-884-0659. At tumawag po sa aming linya ng telepono 882-2374. Magbabalik ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Ulirang ina, bigyan ng prutas at gulay ang inyong pamilya araw-araw. Iwas sakit na, menos gastos pa. Ibinom ang kahi ang pagkain ng prutas at gulay sa 5 servings araw-araw. Ang kalahating tasa ng lutong madahong gulay ay katumbas ng 1 serving. 1 pirasong maliit na prutas o 1 katamtamang slice nito ay katumbas ng 1 serving. Itago, iluto, iimbak at ipreserve ang gulay ng buong ingat upang mapanatili ang taglay nitong sustansya, lasa at kulay.
Maraming pag-aaral ang nagsasabi na ang pagkain na maraming prutas at gulay ay nakakatulong sa pag-iwas sa cancer, diabetes at hypertension. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Okay, popular na popular ngayong mga panahong ito ang paggamit ng nutritional o dietary o food supplements. Marami ang naeengganyo dahil sa health claims ng mga manufacturer nito na kung tuloy minsan nagiging kapalit na ng regular na dieta ang food supplements. Meron din nagsasabi na nakakasama ang food supplements kaya bago gumamit nito ay dapat lamang nakumonsulta sa mga eksperto. Gayunman, ang pinakamainam pa ring estratehiya para maitaguyod ang ating kalusugan at pag-iwas sa mga karamdaman ay ang matalinong pagpili ng iba't ibang masusustansyang pagkain at pagpaplano ng balancing dieta. Maraming salamat po sa inyo, sa ating naging guest resource person ngayon, si Dr. Adrian Paul J. Rabe, Board of Trustee ng Philippine Society of General Internal Medicine at Director ng Institute of Preventive and Promotive Medicine ng St. Luke's Medical City, Global City. Maraming salamat po, Doc. Thank you po. Salamat din po sa ating mga viewers at sa Radyo Mo sa Nutrisyon, DZXL 558. Thanks for having me on the show, Liza and Rod. At regards lang po kay ASEC Bernie, if you have any questions, you can ask your internal medicine specialist. And you can also inquire at the St. Luke's Medical Center sa Institute of Wellness. Thanks again and stay healthy, everyone. Okay, thank you po, Doc. Maraming salamat, Doc, sa inyong oras dito po sa ating palatuntunan ngayong hapon. At mga kasama, ito na po ang tatlong swerte na listeners na magkakaroon po ng 100 pesos load each. Alright, ang mga nanalo ng tig 100 pesos cellphone load sa ating text question of the day. Si Miss Katrina Duque ng San Marcelino, Iba, Zambales. So, ang sagot po niya ay protein supplement for protein deficiency. Tama. Okay. Susunod po ay si Judy Mercado ng Villasis, Pangasinan. So, iron for anemia. So, tama rin ang sagot niya. And then, yung ating pong susunod, lalaki naman siya, si Joseph Aguirre ng General Santos City, iron supplement para sa dugo. General Santos, ha? Mula Mindanao naman, yung last winner, yung huling winner natin. Opposite po, Sir Rod, North, tsaka yung sa Mindanao. Alright, so congratulations po sa mga nanalo at maraming salamat din po sa mga nakinig sa ating palatuntunan. Mga kasama, patuloy lang po ang pagtangkilik at pagtitiwala po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Lagi po kayong makinig sa Radyo Mo sa Nutrisyon tuwing Sabado, 12:30 hanggang alauna ng hapon. At pwede ring mapanood sa www.rmnnews.com/tv. Pwede rin po tayong maging friends sa Facebook. Hanapin lang ang Radyo Mo sa Nutrisyon, click like at friends na tayo. At sundan nyo kami sa www.twitter.com/radionutrisyon. Small letters po lahat yun. At mga kasama, tandaan po dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawain kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon, solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Sa ngalan po ng aming mahal na Executive Director ng National Nutrition Council, Assistant Secretary of Health Bernie Flores, ako po ang inyong lingkod, Nutrition Officer 3, Ana Maria Rosaldo. Hi, Ma'am Bernie. Nakikinig yun siya. Ma'am, kamusta po? Hello po, kumusta? See you next Saturday. Ako naman po si Rod Marcelino at kami po ang inyong mga kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukasan. Mula sa National Nutrition Council, tamang impormasyon para sa wastong nutrisyon. Mula sa mga ekspertong mahal.
Para sa mabilis at maayos na paglaki ni baby, simula na pagbibigay ng karagdagang pagkain sa ika-anim na kumpletong buwan habang patuloy ang pagpapasuso hanggang 2 taon o higit pa. Hindi sapat ang gatas ng inalamang upang matugunan ang dumaraming kailangan ng nutrisyon ng sanggol habang siya ay lumalaki. Kailangan ng karagdagang pagkain tagapagbigay lakas, tagapagbuo ng katawan at tagapagsaayos ng katawan para sa kanyang mabilis na paglaki at paglusog. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.